Hi guys, good morning. Welcome back to my vlog. Kumusta kayo guys? Tagal nating hindi nakapag-vlog dahil sa maraming ginawa ang inyong lolo, guys. Lolo talaga. Yan guys, bali ang video kong ito ay papamalas ko sa inyo paano gamitin ang niregalo sa akin ng aking anak na pangalan si Micah, kasi nag-ambagan silang dalawa ng kapatid na regaluhan ako ng vacuum cleaner. So, ayan guys. Time ever ko pong gagamitin itong vacuum cleaner ko. Dahil sa mga nagdaang araw ay busy ang inyong lolo, gaya ng sabi ko. So, ngayon ko lang magagamit yung niligalo nila sa akin na vacuum cleaner. Ito guys, ang vacuum cleaner. Ang umpisa kong paggagamitan nito yung loob ng kotse, guys. Dahil sa matagal ko na rin hindi nalilinisan yung loob ng kotse. Puro sa labas lang ang paglilinis ko. So ngayon, maharap ko muna siya na linisan yung loob ng kotse. So, dahil kaya ako maglilinis, dahil ito nga, excited kami ni Mamita. Dahil mamayang before lunch ata, aalis kami. Kung hindi before lunch, after lunch, pupunta kami ni Mamita sa mall. Yeah. Wow! Magmo-mall kami ni Mamita. Pero, hindi lang kami dalawa. Dahil, siyempre, dahil sa pinapayagan na naman na makalabas yung mga bata para makapasyal sa mall, siyempre, hindi mawawala dyan si Teo. Yeah. Susundin namin mamaya si Teo sa kanila. So, siguro, sasama din ang kanyang mami para makapasyal din dahil puro trabaho din si mami niya. So, ayan guys, bali testingin natin itong niregalo nilang vacuum cleaner sa loob ng kotse. Tara guys, samahan niyo ako. So, ayan guys, andito na ako sa loob ng kotse. Bali, ikakabit ko na itong malaking hose ng vacuum cleaner. Mahaba po to guys. Bali, dito ko siya ikakabit guys. So, mag-umpisa ako dito sa likod ng kotse. Ibabacuum natin. So, ayan. Nakabit ko na. Nakabit ko na siya. Bali, sasaksak natin to sa kuryente. 220 volts, guys. Ayan. Subukan natin kung epektibo ba na maka-vacuum. So guys, kukuha tayo ng mahabang pagkakabitan nito kasi medyo maigsi para makuha natin yung mga ilalim. Ito guys, yung pandugtong. Nakabit natin. Ayan. So, mag-umpisa tayo dito sa likod ng kotse natin. Effective guys, talagang na nasisip-sip niya yung mga dumi na mahirap dating linisin. Kasi ito siya guys, oh. Yan. Dito banda, mga singit-singit, mahirap linisin yan kung wala kang ganitong gamit. So ngayon, nagkaroon na ako, napaka simple lang na linisan. Ayan. So
ayan, susubukan ko ulit.
So what's up guys? Tapos na akong mag-vacuum ng loob ng sasakyan. So ito, papahinga lang ng konti. At mamaya, after lunch siguro kami makakaalis. Bumuhusang ulan kasi medyo parang makulimlim. Masama ata ngayon ang panahon. Pero huwag naman sana para matuloy yung lakad namin. At makapamasyal naman kahit paano. Puro tayo trabaho guys. So ito, mamay pupunasan ko na lang yung labas ng basa. Bali para ano naman siya. Malinis naman yung labas. Dito sa loob, okay na. Tapos na ako. So yun lang guys, napaka-suwabe talaga paglilinis ng loob ng sasakyan pag once na mayroon kang vacuum na katuwang. Dahil dati, mano-mano ko yung pinukuha yung mga alikabok dito sa loob. Talagang minamano-mano ko kaya matagal ang paglilinis ng sasakyan ko dati dahil wala pa akong vacuum. So gusto kong bumili dati kaya lang nanginayang ako kasi medyo mahal itong vacuum. Kaya umiral yung pagkakuripot ko. So yun, hindi ko akalain na nung nakaraang birthday ko ay nirigaluhan ako ng dalawang anak ko nito. Nagtuwang sila, nagambagan sila magkapatid. So laking tuwa ko talaga dahil yung pangarap ko na magkaroon ng ganito para sasakyan ito. At hindi lang sasakyan, nagagamit ko rin ito sa loob ng bahay. So malaking ginhawa sa paglilinis. Kaya lang talagang suffer tayo sa pagbabayad ng kuryente. Additional na naman ang pagbabayad nito. Pero okay lang, minsan lang naman. So ayan guys, hanggang dito na lang po muna ang aking video. Sana nagustuhan nyo ang aking content. At kung maaari guys, maglalambing po si Big Daddy. Paki-like, share, and subscribe po our YouTube channel. At huwag kalimutan i-click ang notification bell button para sa update ng aming upcoming video. Maraming salamat guys. Bye-bye. Hanggang sa muli.